Noong panahon ng World War II ay may Koreanong sundalo na nakipaglaban sa D-Day. Ito ang kakaibang kwento noong World War II. At ito ngayon ang ating pag-uusapan dito sa aking channel. Pero bago ang lahat, please subscribe sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell icon para ma-update kayo. Meron kong mga bagong video dito sa aking channel. So, let's go back to our topic. Noon ngang matapos ang D-Day landing sa Northern France noong June 1944, ang US paratrooper na si Lieutenant Robert Brewer ng 506 Parachute Infantry Regiment ay iniulat na may apat na Asyanong lalaki na nakasuot sa German uniform na nadakip ng kanyang mga tropa. Ang isa na nga rito ay si Yang Tiong-jung na nagkaroon ng isang pambihirang paglalakbay sa digmaan sa kanluran at nakipaglaban sa pangatlong beses sa dayuhang hukbo na kanyang sinalihan. Noong 1938 sa edad na 18, si Yang ay nasa Manchuria nang siya ay mapabilang sa hukbo ng Kwantung Army ng Imperial Japanese upang labanan ang Soviet Union. Nakipaglaban siya sa ilalim ng Japanese Army sa loob ng isang taon hanggang siya ay nadakip ng hukbo ng Soviet Army doon sa Battle of Kalkingal o mas kilala rin sa tawag na Battle of the Manhan at ipinadala sa isang labor camp doon sa Soviet Union. Pero nung nagdeklara ng digmaan ang Germany laban sa Soviet Union ay nagkulang ang Soviet Union sa manpower laban sa German. Kaya nagpasya si Stalin na i-conscript ang mga bilanggo sa digmaan o prisoners of war upang mapunan ang kakulangan sa manpower nito. Noon ngang 1942 ay napabilang na nga si Yang sa hukbo ng Red Army kasama ang libu-libong mga bilanggo upang labanan ang hukbo ng Germany sa European Eastern Front. Pagkatapos ng isang taong pakipaglaban para sa Soviet Army, siya ay nadakip sa ikalawang pagkakataon doon sa Eastern Ukraine sa panahon ng The Battle of Kharkov. Sa panahong ito ay sa kamay na naman ng mga German. Siya ay nakonscript at ipinadala sa Western Front bilang bahagi ng Ost Battalion o Eastern Battalion kasama ang mga kapwa bilanggo. Sila ay tumulong upang dumepensa sa Kutintin Peninsula malapit sa Utah Beach laban sa Allied Invasion sa Normandy, France. At dun nga sa labanang yun ay nagapi ng mga pwersa ng Allied ang pwersa ng German. At dun nga ay nadakip siyang ng mga US paratroopers at napagkamalan na isang hapong sundalo na nakasuot sa German uniform. Siyang ay pinadala sa isang bilangguan sa Britanya at pagkatapos ay inilipat sa isang kampo sa US at dun ay nanatili siya hanggang sa natapos ang World War II. Si Yang Tiong-jung lang ang tanging sundalo na naitala na lumaban sa tatlong panig ng digmaan hanggang sa natapos ang World War II. At dito nagtatapos ang ating topic. At kung nagustuhan ninyo ang ating topic ngayon mga kamigs, pwede kayong mag-iwan ng komento. At huwag niyong kalimutan na isubscribe ang aking channel. Maraming salamat!